Alam nating lahat na ang selos o inggit ang isa sa mga dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa. Isa sa mga dahilan ng pag-aaway ng magkakapatid at magkakapamilya. Mga dahilan kung bakit nga ba hindi nagkakaunawaan ang dating magkakaibigan. Tunay na ang selos at inggit ay talagang nakamamatay. Ganyan ang nangyari sa dalawang babaeng ito, si Eileen at Rowena, magkababayan at magkabarangay. Pareho silang may asawa, pareho ding may mga anak. Mahirap lamang ang kanilang buhay at hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Isang araw, isang recruitment agency ang dumating mula sa Maynila, doon sa kanilang barangay, at naghahanap ng dalawang babaeng maaaring maging kasambahay ng isang matandang mayaman na pensyonado. Ano ho, Ma'am Eileen, pwede po ba kayo? Ang makakasama niyo po ay si Ma'am Rowena. Pumayag na po ang kanyang asawa at mga anak. Huwag po kayong mag-alala. Mabait po ang inyong magiging amo. Siya po'y matanda na at pensyonado. Dati po siyang hepe ng isang sangay ng gobyerno. Ang mga anak po niya ay nasa Amerika, kaya kailangan na po niyang kasama sa bahay. As soon as possible po. Saad ng staff ng agency. Sige ho. Ganun po ba kung talaga pong okay naman yung mapasukan naming amo? Wala akong problema. Kilala ko naman po kayo. Isa pa, nung nakakaraan lang, napakarami yung nakuhang kabaihan dito para magtrabaho, at lahat naman sila, maganda naman daw po ang napuntahang mga amo. Sad naman ni Eileen. Pero mare, baka nakakalimutan mo. Si Rowena, hindi ba? Si Rowena ang makakasama mo at iisang bahay lamang kayo. Naku, sakit sa ulo niyan, Maring Eileen. No comment na lang talaga ako dyan. Saad naman ang mga kumare ni Eileen. Shhh, ang dahil mong sinasabi, Maring Bing. Huwag kang maingay, baka may makarinig sa'yo. Baka maisumbong tao kay Rowena, nakakahiya. Di awi lamang ang aabutin yan. Hayaan mo na, kilala mo ako. Hindi naman ako palaway, hindi ba? Ang sabi ni Eileen. Ito kasing si Rowena ay kilala sa kanilang barangay na palaaway, chismosa at suki ni Kapitan doon sa barangay. Palagi siyang binibitbit ng mga tanod. May sakit siyang inggit sa katawan. Pag may nakita siyang kabarangay na umaasenso, asahan mo, pag-uusapan nila at sisiraan ito. Mabuti naman at mawawala na yung babaeng yan dito sa lugar natin. Naku, mababawasan ang away dito sa atin araw-araw. Aba, ubod ng sama ng ugali ng babaeng yan. Napaka-maingitin pa. Napaka-tismosa pa. Bulungan ng mga meron habang pinapanood nilang umaalis ang mga babaeng yon sa kanilang lugar. Mahal, kilala kita. Maayos kang babae. Mabait ka. Sana naman huwag kang pumatol sa babaeng yan, okay? Mag-iingat ka doon, ha? Lagi kang tatawag sa amin. Mamimiss kita. Bulong ni Botong sa kanyang asawang si Eileen. Mahal, ako pa ba? Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala. Isa pa, ang mga bata ha, alagaan mo. Uuwi naman ako buwanan. Isa pa, sayang din kasi yung pamasahe kapag nabalikan ako araw-araw, hindi ba? Saad naman ni Eileen. At noon nga'y tuloy na nga silang umalis ng kanilang bayan. Sakay ng isang van ng agency at wala namang pangamba itong si Eileen. Kahit pakasama niya ang babaeng minsan na rin niyang nakaalitan. Excited na talaga ako. Rowena, sana nga mabait yung amo natin, ano? Para naman kahit paano tumagal tayo sa trabaho. Isa pa, malaki na ang gastusin ng mga anak natin. Pare-pareho silang mga sekundarya na, hindi ba? Ang sabi ni Eileen habang nag-uusap sila ni Rowena. Sus, wala akong pakialam doon. Basta ako, gagawin ko yung trabaho ko. Kayang-kaya kong tumagal sa trabaho ng yun. Kahit ano pang gawin natin. Ewan ko lang sa'yo kung kaya mo. Saad naman ni Rowena. Hindi na nga lang nakasagot itong si Eileen. Kilala niya ang karakas ni Rowena. Kahit sa kwentuhan, hindi siya magpapatalo. Kailangan siyang bida. Kailangan siyang magaling. At huwag na huwag kang kokontra. Kung hindi, mag-aaway lang kayo. Malaking bahay sa Alabang ang bumungad sa kanila. Malawak ang linising garden at lahat ng kagamitan ay mamahalin galing abroad at maraming kwartong lilinisin. Ang maid's quarter nila ay napakalawak. Nasa kanang bahagi ito ng kusina. At ang maganda pa, kutsyo ng kanilang higaan. Ito namang si Rowena, agad siyang namili na kala may maaagawan. Napapailing na lamang itong si Eileen, at kung saan na nga lang malapit sa pinto, yun ang kanyang pinili.
Dahil napakaaga ng kanilang biyahe, napaedit na nga silang dalawa at maya-maya, ginising na nga sila ng isang boses. Eileen, Rowena, bangon na at ituturo ko sa inyo ang mga duty ninyo sa bahay na ito. Hindi ako lalabas ng kwarto, maliban kung may bisita ako. Yung dalawang umalis, nakasampung taon sa akin. Aba, napakatagal noon. Nakatapos ng pag-aaral at pareho na silang nasa abroad. Sana kayo din, ha? Ako si Ma'am Eva. Balon na ako at dati akong hepe ng DPWH. Ngayon, matanda na ako kaya retired na ako. Ay, salamat sa Diyos. Mukhang mabait naman ang aming magiging amo. Ang sabi ni Eileen. May mga negosyo ako. At tauhan ko na ang nagpapatakbo noon. May mga hotel ako at mga restaurants, marami sa buong Pilipinas. May mga agency din akong pinapatakbo. At ang agency na kumuha sa inyo ay isa sa mga pag-aari ko. Tandaan nyo itong dalawa. Palitan kayo ng paglilinis ng aking kabahayan. Pag ngayon si Eileen, bukas naman si Rowena. At ang paglalaba, weekly. Palitan din kayo. Pag may tanong, kumatok lamang kayong tatlong beses sa aking kwarto at sasagutin ko kayo, ha? Dagdag pa ng matanda. Heto nga pala ang inyong uniform, ang sabi pa nito. Madam, bago po kayo umalis, maraming salamat po ulit sa pagbibigay sa amin ng trabaho. Isang malaking bagay po ito para sa akin at sa aking pamilya, lalo na sa aking mga anak. Maraming salamat po, ang sabi ni Eileen. Tumango na lamang si Madam Eva. Matapos na iabot ni Madam Eva ang mga uniform ng dalawang katulong, pumasok siyang muli sa kanyang kwarto. Napakadaling klinisin ang bahay nila. Wala kasing masyadong dumi, hindi tulad dun sa ibang bahay. At ang kalaban lang nila ay inip. Hindi maiiwasang mainip ang mga ito sapagkat napakalawak ng bahay subalit sadyang malinis na ito. Palibhasa ang matanda hindi masyadong lumalabas ng kwarto, walang dahilan para magdumi ng sobra ang bahay na iyon. Inip na inip ang dalawa. May TV naman at mga radyo. Nakakapanood sila at nakakapakinig ng musika. Pero para silang preso. Araw-araw nasa loob lamang sila ng bahay. Pero para kay Eileen ay napakaswerte na nila kumpara sa ibang kasambahay na malupit na malupit ang mga amo. Iba, delay ang sahod. Yung iba, hindi nagpapakain ng maayos na pagkain. At yung iba nga ay pagod na umaga, pagod pa sa gabi. Kaawa-awa naman talaga. Paminsan-minsan ngayon may natutulog na staff ng hotel ni Madam sa bahay nila. Pag may malaking event at malayong uwian, hinahayaan niyang matulog ang mga ito sa kanila. Ano ba naman yan? Parang mga amo? Kain, tulog? Pasok! Tayo ang naglilinis? Lahat ng kalat nila, tayo pa rin? Ano ba naman yan? Ang angal ni Rowena. Shhh! Huwag kang maingay. Hayaan mo na. Makinig ka. Hayaan mo na lamang sila, okay? Trabaho naman natin na maglinis dito sa bahay na ito, hindi ba? Saka, taga-opisina sila ng hotel ni Madam. Kailangan natin silang igalang. Kaya, ganun silang kumilos kasi mukhang sanay sila dito. Sansala ni Eileen. Mabilis na dumaan ang mga panahon. Naka-anim na buwan agad sila sa lugar na iyon. At ayos naman ang lahat. Maging mga sahod nila, okay na okay rin. Itong si Rowena ay nakatatlong beses na nga siyang uwi sa kanilang bayan. Subalit si Eileen ay hindi. Nanghihinayang siya sa pamasahe. Ang ginagawa niya, ginigikash na lamang niya ang mga perang kailangan ng kanyang pamilya. Subalit isang araw, nakatanggap ng mensahe itong si Eileen galing sa kanyang mga kaibigan. At ang sabi, "Uy kumare, nasaan ka na ba? Ba't hindi ka man lang bumibisita sa atin? Bising-bisi ka. Aba, ang mayabang na Rowena ang kasama mo dyan sa trabaho? Nandito sa atin, nagyayabang na naman dito. Naku, ang daming dalang grocery at madaming dalang chismis. Aba, ang sabi sa amin, tamad ka daw sa trabaho dyan. Siya daw ang lahat halos ng gumagawa. Totoo ba iyon?" Text ng kumare ni Eileen. Dagdag pa nga niya, kaya nga daw hindi ka nakaka-uwi kasi ubos na agad ang pera mo. Napaisip naman itong si Eileen sapagkat inisip niya, anong imported grocery ang sinasabi ng mga ito? Anong imported na dilata? Anong imported? Samantalang sa palengke lang siya namili, hindi ba? Saan naman siya kukuha ng mga ganoon? Sadyang napakahaba ng pasensya nitong si Eileen sapagkat alam niyang wala naman siyang ginagawang mali at masama sa kanyang kapwa. Maayos ang kanyang pagkatrabaho at ang katunayan niyan, pinupuri pa siya ni Madam Eva sa kanyang ginagawang trabaho. Wala siyang dahilan para magalit sapagkat hindi naman totoo ang chismis sa ipinagyayabang ni Rowena.
Subalit, magmula nga noon, nagsimula na siyang magduda kay Rowena. At isang gabi, nawawala ulit si Rowena sa kanyang kama. Agad itong sinundan ni Eileen. Nakita niyang nasa kusina ito at kumukuha ng mga imported na dilata na padala ng mga anak ng amo nila sa kanilang ina. Shh! Shh! Huy! Rowena! Rowena! Anong oras na oh? Alas 11 na ng gabi, tulog na ang lahat. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo ginagawa yan? Baka madamay ako sa ginagawa mo ha? Maging sa ating barangay, pinag-uusapan ka na. Nagtataka na ang mga tao at may dala kang mga imported na dilata. Anong ginagawa mo? E pinapakita mo pa talaga sa mga taga atin ha? Paano pag nakating sa mga staff ng agency ang ginagawa mo? Yung mga nag-hired sa atin, nag-iisip ka ba? Ang sabi ni Eileen. E anong ba kasing pakialam mo kung kumuha ko dito? Sa iyo ba to? Sa iyo ba ito? Ingit ka lang sa akin eh. Alam mo, huwag kang mag-alala. Magtitira ko ng kaunti. Kunin mo na yung iba. Ha? Karang mahimik ka na lang dyan. Lalo nang sumakit ang ulo ni Eileen sa kaiisip ano nga bang dapat niyang gawin. Lalo tuloy siyang mas stress dahil sa ginagawa ng kanyang kasama sa trabaho. Lalo siyang hindi makakauwi dahil pag nalaman ng amo nilang nawawala ang mga dilata niya, baka pati siya pagbintangan kasi nawawala siya sa bahay. At kahit na isa, walang nagsusumbong. Binabalot na nga ng takot at kaba itong si Eileen dahil sa problema ngayon. Halos mangatog na nga ang kanyang tuhod. Ayaw niyang mawala ng trabaho. Isang umaga, narinig niya nag-uusap ang matandang cook at si Madam Eva. Ang sabi ng cook, "Madam, magandang umaga po sa inyo. Nais ko pong malaman niyo na umuwi na naman po yung isa nating kasama, yung Rowena. Umuwi na ulit sa kanila at bumisita. Subalit yung isa, si Eileen, naiwan sa ating bahay. Never pa po yun nagde-day off. Walang leave kahit na isa. Sapagkat araw-araw ko siya nakikita nagkatrabaho sa ating bahay. Napakasipag talaga niya." Malamang sa malamang ay alam na rin ni Madam Eva may nawawalang mga gamit at pagkain sa loob ng kusina. Dahil alam ito ng cook, bilang na bilang, at alam na alam niya ang pwesto ng mga gamit sa kusina. Naglalaban noon si Rowena at walang kamalay-malay na alam na nga ng kanyang amo ang pagnanakaw na nagaganap sa bahay. Ang sabi ni Madam, "Ang totoo niyan, wala namang problema sa akin kung gusto niyong kumuha, basta magpaalam kayo. Ang pinakaayaw ko sa lahat, magnanakaw. Ang ayaw ko sa lahat yung mga taong kumukuha ng walang paalam. Bibigyan ko naman sana kayo eh. Huwag lang yung ganito, nakakasama kayo ng loob." Sagot naman ni Madam. "Madam, huwag po kayong mag-alala. Ako na humbahala. Kakausapin ko po silang dalawa." Saad naman ang cook. Matagal nang nagtatrabaho ang cook na ito sa bahay ni Madam at pinagkakatiwalaan na siya nito. Kaya naghanda na itong si Eileen. Malakas ang loob niya dahil hindi naman siya nalabas ng bahay ng kanyang amo. "Eileen? Eileen, nasan ka? Eileen, halika nga rito. Pakisabi nga kay Rowena pumunta sa kitchen. Kakausapin ko lang kayo pareho. Pakitawag naman, please." Saad ng cook. Sige po, wala akong problema. Sandali lamang po." At nagpapatakbo na nga lumapit itong si Eileen patungo sa likod ng bahay kung saan naglalabas si Rowena. "Uy, psst, Rowena, tawag ka ng cook ni Madam. Ngayon na raw, bilisan mo." "Anak ng tokwa, napakarami ko pang labahin. Hindi mo ba ito nakikita? Ikaw na lang yung mag-asikaso doon. Ano ba't ako pa? Hindi mo nakikita ang dami kong ginagawa? Kung makatawag naman niyang chef na yan, akala mo siya yung boss?" Sagot ni Rowena. "Aba, eh hindi ko alam. Ang sabi daw, pumunta ka na ngayon na. Napag-utusan lang naman ako eh. Ako na muna maglalaba, tutulungan kita. Huwag kang mag-alala. Pumasok lang sa loob, bilis." Ang sabi ni Eileen. At pumasok na nga itong si Rowena sa loob ng bahay upang makausap ang cook. At nakaraan nga ang ilang mga minuto, bumalik si Rowena ng halatang bagong iyak. Pugto pa ang mata. "Napakahusay talaga. Ang mundo'y maliit lamang. Saksakan ang dami ng sipsip sa mundong ito. Makakarma din sila. Para yun lang? Talaga? Mga dilata? Naisumbong agad ako sa boss? Pag-inggit, pikit, kapal ang mga mukha ng mga yan." Saad ni Rowena. "Bakit? Bakit Rowena? Ano bang nangyari?" Ang sabi ni Eileen. "Ano? Ang plastic-plastic mo? Sumbongera ka, yun ang sabihin mo. Nalaman ni Madam na nagdadala ko ng mga dilata sa atin. Sino magsasabi nun? Yung aso? Di malamang ikaw?" "Ano? Anong ako? Bakit ako, Rowena?
Ang tagal mo nang ginagawa to pero kahit kailan hindi kita isinumbong. Anong sinasabi mo? Ang alam ko, nung isang araw, binibilang ni Madam ang mga display niyang dilata sa kusina. Kasama si Cook. Nakita nilang lahat, pero wala akong sinabing kahit na ano. Bakit ka sa akin magagalit? Huwag mo sa akin isisi yung kasalanan mo. Problema mo yun, hindi ako. Alam mo sa sarili mong masama ang ginagawa mo. Ang pagnanakaw ay mali. Huwag mo ibintang sa akin yung mga pagkakamali mo, pwede ba? Pag nahuli ka, kasalanan ko? Tigil-tigilan mo nga ako? Sambit ni Eileen. Ang sabihin mo, napakarami mong palusot. May araw ka rin sa akin. At umalis na muli ito. Iniwan niya si Eileen at hinayaang maglaba nang dapat ay trabaho niya naman talaga. Magmula nga noon, hindi na nga nag-usap pa ang dalawa, si Rowena at si Eileen. Palagi pang padabog pong pumasok ng kwarto itong si Rowena. May mga pagkakataong naaabutan niya nagbabasa ng libro itong si Eileen. Pinapatay niya ang ilaw dahil daw siya ay matutulog na. Sa umaga, pinapatay niya ang electric fan ni Eileen sapagkat sayang daw ang kuryente. Aalis na raw siya. Masakit na ang ulo ni Eileen kaiisip sa problema niya kay Rowena. Kinausap niya ang kanyang asawa at ang sabi nito, "Mahal, mag-ingat ka. Baka painang kanya nako. Baka maging magnanako ka rin sa mata ng inyong amo. Mahirap na. Ang bag mo, lagi mong i-check. Yung iyong cabinet, tingnan mo palagi." Ang sabi ng kanyang asawa. At isang araw nga, bago maglinis sa labas ng bahay itong si Eileen, tiningnan niya ang kanyang mga bag at araw-araw, ganun ang kanyang ginagawa. Duda kasi siya sa kasama niya sa kwartong si Rowena, palagi itong galit sa kanya. Wala naman siyang ibang ginawa kundi tapusin ang kanyang trabaho. Kung ano nga ba ang dahilan kung ba't siya nasa loob ng bahay na iyon. Magtrabaho para sa matanda, tapusin ang mga linisin, ang mga ligpitin at lahat-lahat ng gawain. Ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Subalit si Rowena, palaging nakikita ang mali sa ginagawa ni Eileen. Sinisita niya ito at dahilan para magkaroon ng problema. Hanggang isang umaga, nagulat na lamang itong si Eileen dahil pagtingin niya sa kanyang bag, may isang plastic sa loob, nakabalot ito ng panyo. Nang buksan niya ito, aba, dalawang ginto at mamahaling relo ang hindi naman sa kanya ang nasa loob ng kanyang bag. Nagulat siya, napaluha siya sa takot, nanginginig pa nga siya. Agad niyang dinala ang bag sa kusina at ipinakita sa cook nila. Cook, tulungan niyo naman po ako. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Hindi po sa akin ang mga gintong relo na ito. Hindi po ito sa inyo? Baka po kay Madam ito. Hindi po akong kumuha nito. Hindi po ako magnanakaw. Tulungan niyo po ako. Grabe. Grabe na yung kababayan mo ha. Ang sakit na sa ulo. Ang gusto niyang mangyari, ikaw, ang pagbintangan namin magnanakaw ng relo ni Madam? Ha! Tara kay Madam, pagpapatagalin pa natin to, baka lumala ang sitwasyon, mahirap na. Tamang-tama, naliligo pa si Rowena. Tahan na, huwag ka na umiyak, Eileen, okay? Tutulungan kita, aayusin natin ang problemang ito. Kilala ko na kayong dalawa at alam kong iba ka sa kanya. Saad ng matandang cook. Ha? Ano ba naman yan? Wala pa kayong isang taon dito, ganyan na agad ang mga senaryo ninyo. Akin na nga yung mga relong yan? Paano niya nakuha ang mga ito? Antik ang mga ito. Matagal ko ng pag-aari ang mga ito. Ibig sabihin, nagagawa niyang makapasok sa loob ng kwarto ko nang hindi ko alam? Paano nangyari yun? Ang mabuti pa paghiwalayin ko kayong dalawa, saad ng amo nila. Nais ko rin bigyan ng leksyon niyang babaeng yan. Hindi pwedeng makalagpas ito sa akin. Hindi maaari. Isang araw may biglang dumating na babae. Ito'y bagong kasambahay na galing din ng agency at si Eileen ginawang janitress sa isang hotel ng kanilang amo. Masayang masaya ang puso ni Eileen sapagkat napakaganda ng sitwasyon niya sa kanyang bagong trabaho. Iba ang rate sa kanyang sweldo noon at aalis siya ng 7 a.m. sa bahay nila. Babalik ng 6 p.m. hatid sundo pa siya ng service ng hotel. Nag-text bigla ang kanyang kaibigan. Ang sabi nito, "Uy, Mare, kamusta ka na? Aba, ang Rowena, nag-day off na naman pala. Ang bunga nga nito, grabe naman talaga. Galit na galit niya siya sa'yo eh. Sip-sip ka daw at napakayabang mo na daw sa inyong trabaho. Nasa hotel ka na pala? Yun ang sabi sa akin. Tawang-tawa nga ako, Mare. Ang mukha niya, halatang-halatang inggit na inggit sa iyo." Ang sabi ng kumare ni Eileen. Wala siyang sinabihan na kahit na sinong ibang tao na lumipat na siya ng trabaho mula sa bahay papunta sa hotel ni Madam dahil ayaw niyang masabihan siya na mayabang siya.
Ayaw niyang sabihin na mas maganda ang sitwasyon niya doon kumpara kay Rowena. Asawa lang ni Eileen ang nakakaalam nito, pero si Rowena ipinagkalat na nasa ibang lugar na nga siya. Muli, dead ma lamang ang ginawa niya kay Rowena sa mga pagkakataong iyon. Hindi lamang niya ito iniimikan. At ang bagong kasambahay naman, hindi naman daw makasundo ni Rowena. Aba, lagi daw utusan nito na para bang siya ang amo. Eileen, alam mo, napakabait mo, napakasipag mo, at wala akong masabing negatibo sa iyo. Maging mga staff ko sa hotel, puring-puri ang iyong ugali. Aba, mga kaibigan mo na pala sila? Salamat ha. Mula ngayon, sa akin ka na. Tutulungan kitang makaahon sa inyong buhay. Ang kababayan mo, si Rowena, hanggat kaya ko siyang unawain, gagawin ko. Problema lang, mukhang malapit na ako mapuno sa ugali niya. Saad ng amo ni Eileen. Maraming salamat po, madam. Yan po talaga ang hangarin ko. Kaya ako po naglakas ng loob na lumuwas dito sa inyo ng trabaho para po matulungan ang buhay ng aking pamilya, lalo na ng aking mga anak. Kahit po galit na galit ako kay Rowena, pinipilit ko siyang unawain kasi sabi ko, baka malungkot lang siya o baka gutom lang siya. Ewan ko po, pero ang totoo niyan, masamang masama na po ang loob ko sa kanya. Subalit ang iniisip ko na lamang ay para to sa mga anak ko, ang pagkatrabaho ko po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tiwala. Sambit ni Eileen. Magmula nga noon ay nagbago na nga ang buhay nitong si Eileen. Aba, pinag-aral siya ng TESDA ng kanyang amo. Hotel and Management course ang kanyang kinuha at diretso ang sahod niya. At nang makatapos naging head supervisor na nga siya ng hotel at nagpalipat-lipat pa nga sa ibang branch. Tila isang milagro ang nangyari sa buhay nitong si Eileen. Subalit, si Rowena, ganun pa rin ang pamumuhay. Hindi na nga ito makapagnakaw pa sa bahay ng amo niya dahil nakabantay sa kanya ang bagong kasambahay. Nagkalat na rin ang CCTV sa bahay na iyon. Kaya naman, laging mainit ang ulo nito at lalong sinisiraan si Eileen sa barangay nila. Umuwi itong si Eileen sa kanilang bahay na maraming marami ng ipon. Naipagawa na nga ang kanilang mga bahay. Ibang-iba na ang pamumuhay nila kumpara noon. Subalit sa kasamaang palad, itong si Rowena pinaalis na nga sa bahay ng kanyang amo dahil madalas nga niyang awayin pati ang cook at ang bagong kasambahay. Minsan nga dumating pa sa punto na babalakin ulit niyang magnakaw sa loob ng bahay na iyon. Hindi na nakapagpigil pa ang kanyang amo, pinalayas na nga siya at lalong naghirap ang pamilya ni Rowena. Ganun talaga, sisip-sip ka talaga sa amo. Aanga talaga ang buhay mo. Yan ang ginawa sa akin ni Eileen. Sumipsip siya sa amo namin. Kaya ngayon maganda ng buhay niya. Hanga din ako sa kanya. Ako kasi hindi ako sipsip. Hindi ako para sumipsip sa amo ko. Ang aasahan ko lang ay yung kakayahan ko magtrabaho. Yan ang yabang itong si Rowena habang kausap ang kanyang mga kumare sa harap ng isang tindahan. Asus, hindi nga naman sipse, pero wag ka, makati ang kamay niyan, wika ng mga meron. Nagwala at nakipag-away ng muli itong si Rowena sa kanyang mga kabarangay. Nagkagulo na naman sa tindahan, napadaan naman ang asawa ni Eileen at maging ito, sinigawa ni Rowena. Hoy, Rowena, kahit takailan, hindi ka namin pinatulan dito sa barangay ha? Hindi kita sinaktan, ni hindi kita sinabihan ng hindi maganda, kahit na alam kong sinisiraan mo ang asawa ko. Si Eileen? Wala kang marinig sa kanya, hindi pa? Sinabihan ka ba niya na hindi maganda? Wala. Hindi dahil takot sa'yo. Hindi siya takot sa'yo. Naaawa kami sa'yo kasi kaawa-awa ang kalagayan mo. Kaya pag hindi ka tumigil sa ginagawa mo, kakasuhan ka namin. Kakasuhan kita. Wika ng asawa ni Eileen. Natigilan na lamang itong si Rowena at umuwing pinagtatawanan ang kanyang mga kabarangay. Patuloy pa rin ang kanyang paninira dito kay Eileen. Pero wala namang naniniwala sa kanya. Walang wala na. Bilis nga dumaan ang mga linggo at mga buwan, mas umusbong pa ang mga negosyong ipinatayo ni Eileen. Mayroon ng maayos sa trabaho ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay nag-aaral sa mas magandang eskwelahan. Lalo naman nag-ngit-ngit sa galit at inggit itong si Rowena hanggang sa dumating sa puntong hinarangan niya sa daan si Eileen upang kumprontahin. Alam mo, kung hindi dahil sa'yo, may trabaho pa ako ngayon. Siguro marami pa akong dilata at mga perang naiuwi sa bahay mula sa bahay na yon. Pero dahil sa'yo, pakialamera ka? Wala na akong trabaho ngayon. Tapos ikaw, magandang buhay mo? Napakasipsip mo talaga. Tapos ka na ba? Talaga ba? Rowena, kagagawan ko? Ako may kasalanan na nangyari sa'yo?
Hiyang-hiya naman ako sa iyo, ha? Ang alam ko, wala akong ninakaw. Wala akong iniuwing kahit na anong mula sa bahay na yon papunta sa bahay namin. Wala akong ninanakaw, wala akong inaaway na kahit na sino. Ang lakas naman ng loob mo para kumprontahin ako. Pinaghirapan ko ang lahat ng meron ako sa buhay ko. Lahat yon para sa pamilya at mga anak ko. At muli, wala akong pinakialaman na hindi ko pag-aari. Isang bagay pa, baka nalilimutan mo. Baka lang kasi nalilimutan mong yung mga bagay na ginagawa mo noon sa loob ng bahay? Recorded yun ng CCTV. Baka pag gusto mo nung hanapan ng mga memories mo sa bahay na yun, bibigyan pa kita. Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo mga video-video, ha? Anong sinasabi mo, Aileen? Ay, sorry. Hindi ka pala inform? Puno ng CCTV yung bahay na yun. Kahit nandun ako, kitang-kita sa video mga ginagawa mong kalokohan. Hindi ka ba inform? At least ngayon, alam mo na. Walang hiya ka talaga. Walang hiya ka. Walang hiya ka, Aileen. Sinampal ni Rowena sa mukha itong si Aileen. At sa sobrang galit, gusto sanang gumanti ni Aileen. Subalit pinigil niya ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at mabilis siya naglakad papunta ng barangay hall. Kinausap niya ang kapitan at kinasuhan itong si Rowena. Inilampas nga niya hanggang fiskal at lalo na ngayon nagkanagipit-gipit si Rowena dahil nakasuhan din siya ng libelo ni Aileen. Paninirampuri, bullying at marami pang iba. Patong-patong na problema ang hinaharap niya ni Rowena. Kauwa-awa ang kanyang pamilya at mga anak. Tulad ng inaasahan, natalo si Rowena sa kasong iyon. Nagbayad siya ng danyos, subalit kapag inulit niya iyon, siguradong siya'y makukulong nang walang piyansa. At nang dahil sa kahihiyang kanyang inabot, pinili ng kanyang asawa at mga anak kasama si Rowena na umalis na lamang ng ibang lugar. Pumunta siya sa ibang bayan upang doon na lamang manirahan. Ang problema nga lamang itong si Rowena, bagamat bago na ang bahay na tinutuluyan, bagong bayan na ang kanyang tinitigilan, walang pagbabago sa kanyang ugali. Problema pa rin siya sa panibagong barangay na iyon. At si Aileen, aba, patuloy ang pagganda ng kanyang buhay kasama ang kanyang mga anak at ang kanyang mahal na asawa. Marami na sa kabarangay niya ang kanyang natulungan at nabigyan ng trabaho. Mga anak, ang palagi kong paalala sa inyo, huwag na huwag kayong maiinggit sa mga taong nasa paligid ninyo. Anuman ang meron ng inyong kapwa, meron siya noon kasi gusto niyang magkaroon siya noon, magtatrabaho silang mabuti para magkaroon noon. Kayo rin, kung gusto niyo magkaroon ng kahit na ano, magtrabaho kayong mabuti. Kung pagkatapos ng lahat ng sakripisyo, hindi niyo pa rin makuha ang para sa inyo, ibig sabihin, hindi iyon tama na mapunta sa iyo. Ang Diyos, ibibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na para sa iyo at deserve mo. Magdasal kang mabuti, magtrabahong mabuti, mag-aral mabuti, at syempre mahalin ng mga magulang. Okay? Lagi nyo natandaan yan. Ay na ang inggit at selos ay magdudulot lamang ng problema sa ating buhay, kaya't maaring iwasan ang inggit sa ating puso. Pakalmahin at magdasal ka na lamang. Manalangin at magtrabahong mabuti upang makamit mo ang pangarap mo sa buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat.